Kung gusto mong mag-lose ng weight, sobrang daming paraan para pababain yung weight loss na gusto mo. Pero kung ang question mo ay paano ba mag-lose ng weight at the same time to stay healthy, then perfect ang video na ito para sa iyo dahil i-share ko sa inyo today yung 4 things na kailangan natin or pwede nating i-focus para hindi lang tayo mag-lose ng weight at the same time magiging stay healthy. Hi guys! Welcome back to my channel. Yes, this is me again, Shay. And quick chika muna for today. Sobrang special sa akin ang September month na ito dahil way back 2019, same September month, ay sinimulan ko si Shay Jella Channel na gumawa ng mga videos na makakatulong hindi lang para sa weight loss journey, kundi sa pag-improve ng health. Specifically kay PCOS or yung mga women out there na lumalaban pagdating sa mga symptoms ni polycystic ovarian syndrome. And dahil nga dyan guys, nung napabalik ako sa mga pinagdaanan ko before, nilist down ko yung 4 things na finocus ko since I was a beginner hanggang ngayon na I'm 3 years practitioner na ni low carb, and 3 years na rin tayo dito sa channel na hopefully makatulong sa inyong journey. Number 1 guys, if gusto na mag-lose ng weight at the same time healthy, is we need to focus on healthy oils. Bakit kailangan natin mag-focus sa healthy oils? Dahil if gusto mo talaga na maging healthy yung journey mo, iiwas tayo sa inflammation. Yung inflammation sa katawan natin guys, ibig sabihin, merong mga products na nakapasok sa katawan natin na nakakakos ng unti-unting pagkasira. So, magli-lead yun sa mga health issues na madalas na pinoproblema na natin for sure ngayon if isa ka doon sa mga tao na patuloy pa rin na nagtitake ng mga unhealthy oils. Sample ng mga unhealthy oils guys na nabibili natin na super guilty ako before ay katulad ni vegetable oil kasi sobrang sarap niya talagang kainin, di ba? Pero yung mga unhealthy oils na yun guys ay processed siya. So, hindi nagiging maganda yung epekto doon sa katawan natin. Kaya, mag-focus na lang tayo doon sa mga healthy oils na nabanggit natin kanina para iwas tayo sa inflammation. And, 40 tips guys, pagdating sa oils, kung hindi ako nakakabili ng mga low-carb approved oils, pwede naman tayong gumamit ng oil coming from the meats, katulad ni beef, ni pork and ni chicken. Me personally, pork and chicken yung madalas ko na nagagamit ng oil pang tipid para hindi ko madalas na maubos yung oil na nabibili ko sa supermarket. At the same time, 'di ba, makakasave talaga sa ating budget pero magiging healthy naman tayo. Nung beginner pa lang ako, coconut oil talaga yung finocus ko na gamitin sa aking oil. Pero since naging pricey siya ngayon guys, nag-try ako recently to use palm oil. Super ingat lang tayo pagdating sa pag-try ng katulad ng mga palm oil. Make sure na pure na palm oil lang siya. Kaya it's recommended talaga na babasahin natin yung ingredients list ng mga product na bibilihin natin para ma-make sure natin na mga walang process na nahalo doon ng mga ingredients, ng mga unhealthy ingredients na kasama. So, kung gusto ninyo ng mag-lose ng weight at the same time healthy guys, it's time to focus doon sa mga healthy oils. Number 2 naman guys is if gusto mo na mag-lose ng weight at the same time maging healthy, is ibig sabihin, iiwas tayo doon sa mga high-carb foods, any kinds of grains, yung any kinds of rice, yung mga maarinang pagkain, syempre yung processed foods, sugary foods and drinks, and also yung mga starchy vegetables. And magfo-focus tayo sa meat, sa eggs, and seafoods,
na pang-meal natin. Bakit? Kasi if you are doing low carb the right way, ibig sabihin, nagfo-focus ka na unti-unti na i-increase si protein and i-increase yung healthy fats na tinitake natin sa katawan natin. And lahat yun ay makukuha natin kay meat, kay eggs, and sa mga seafoods na kakainin natin sa bawat nating meals. So, sobrang daming option pagdating sa pagkain ng ating low carb. And meron tayong mga meal ideas kay Facebook group natin and sa Facebook page natin na po pwede ninyong ma-check para hindi kayo maubusan ng ideas, or kung beginner pa lang kayo, magkaroon kayo rin kayo ng ideas kung ano ba yung mga meal na inihahanda natin. But basically guys, napaka-importante when you're doing low carb is to make sure na i-increase yung healthy fats natin and syempre si protein para na makatulong sa pag-build ng mga muscles natin. And for tipid tips, syempre na dapat nating gawin ay kung ano yung mga meat, seafoods na available sa inyo na mas mura, na pasok naman talaga sa budget ninyo and pasok doon sa location ninyo or available sa location ninyo, then pwedeng-pwede nyo naman talaga yon piliin. So, iba-iba kasi tayo ng situation, ng budget, ng location. So, pwede nating i-adjust yon doon sa mga factors na yon para hindi naman maging stressful yung journey natin. So, ayan. So, make sure na hindi lang tayo nakafocus sa pag-lose ng weight, nakafocus din tayo sa nutrition, guys. So, ayan. So, kung gusto ninyo na mag-lose ng weight at the same time healthy, make sure to focus sa meat, eggs, and seafoods. And also pala, guys, pwedeng-pwede nyo rin i-add para sa ating mga meals yung any internal organs ng mga animals, katulad ng mga liver, pork liver, chicken liver, ganyan. So, favorite ko madalas si chicken liver kapag may chance. Pero sa akin, pagdating sa mga meat, mostly na nakukuha ko easily ay yung pork and chicken and fish, mga ganyan na pasok din naman kasi sa budget ko. So, ayan. Focus tayo doon sa kung alin yung pasok sa ating budget na pwede sa ating location, but at the same time, magiging healthy tayo. Number 3, guys, if you want to lose weight at the same time healthy, you need to focus on green leafy vegetables. So, yes, sobrang laking tulong ni green leafy vegetables para sa ating mga meals or paggawa kay low carb way of eating, guys. Bakit? Si green leafy vegetables, guys, ay kailangan natin na sobrang importanteng electrolytes, si magnesium and also si potassium. So, if you are a beginner, okay na mag-focus ka muna sa green leafy vegetables, pero sooner pwedeng-pwede ka rin naman na mag-add ng mga low carb approved vegetables katulad nila sayote and also sila okra, talong, 'di ba, yung mga eggplant, ganun. So pwede mo rin yung piliin, or kung hindi talaga available lagi yung mga green leafy vegetable, pwede ba rin namang i-mix ng sa inyong mga meal yung mga low carb approved vegetables. So, huwag kayong matakot na makakain ng maraming green leafy vegetables, especially kasi sobrang baba lang nung mga net carbs na makukuha natin sa kanila. So, hindi tayo sosobra sa ating net carbs na target per day kasi napakababa lang talaga pati ng calories nila, but sobrang yaman sa potassium and magnesium and also sa fiber na kailangan ng katawan natin.
40 tips pagdating sa ating green leafy vegetables, guys. Normally kasi ang mga green leafy vegetables ay na recommended ay yung mga kale, yung cauliflower, broccoli, yung mga lettuce na normally nakikita natin sila sa palengke and madami pa sila. But if you want to do a tipid version, low carb guys, madalas sa palengke ay nakukuha ko yung mga kangkong, any kind ng talbos, pechay, cabbage na sobrang daming recipe na magagawa natin kay cabbage, yun ay pwedeng-pwede rin naman. Pwedeng-pwede niyong gawan ng iba't ibang recipe kasama ng ating mga basic na meats and seafoods and sobrang nakaka-enjoy talaga. So, if you want na mag-lose ng weight na at the same time healthy, focus tayo sa green leafy vegetables or dun sa mga low-carb vegetables na approve para mas hindi mahirapan sa journey. Number 4, guys, if you want to lose weight at the same time healthy, you need to increase your salt. Yes, guys, you need to increase your salt if you want talaga na maging healthy ang inyong journey. Before, natatakot tayo talaga na mag-take ng salt kasi nga, masama ang mga epekto na sinasabi nila, but if you are doing low carb, naglulose tayo ng weight dahil nga binabawasan natin si glucose or yung sugar na pinapasok natin sa katawan. So, ibig sabihin, hindi rin nagtatrabaho si insulin na tagapagdala netong si glucose or yung sugar na products na naging product sa katawan natin. So, ibig sabihin nun, hindi rin natatago yung mga salt sa katawan natin kasama ni water or yung sinasabing nakikita nating water weight. Lumalabas siya sa ating pawis, sa ating pag-ihi. So, ibig sabihin, kailangan natin siyang palitan para maiwasan natin yung sinasabing keto flu or yung mga masamang pakiramdam sa ating journey. Noong beginner pa lang talaga ako, sobrang thankful na talagang inaral ko ng mabuti itong si low carb way of eating, guys, na paano gawin. And sobrang thankful na nalaman ko kagad na kailangan talaga nating increase yung salt sa ating pagkain, sa ating water, mga drinks, ganyan, para maiwasan nga yung mga masasamang pakiramdam. So, before, ina-add ko talaga siya sa water. Nag-e-enjoy ako na nilalagay siya sa water. And basic na rin sa akin na ang ina-add ko naman talaga ay salt and pepper lang sa aking mga pagkain. So, hindi na kailangan yung mga powdered na nilalagay natin before na mga panggisa. Salt and pepper lang, super sapat na. I-increase nyo lang kung gaano karami yung gusto ninyong intense na lasa, and super sapat na yun, guys. Merong mga naglalagay sa kanilang coffee or sa other drinks pa nila, and depende sa'yo kung ano or saan ka magiging komportable. Kung ano yung salt na pwede nating gamitin, guys, recommended ay si Himalayan salt or yung pink salt, pero since kung ikaw ay tipid budget katulad ko ngayon, ay pwedeng-pwede ka namang magsimula sa rock salt. Rock salt na yung mga salt na mabibili natin sa palengke. Na-try ko na si Himalayan salt, guys, and sa ngayon kasi medyo pricey siya for me. Mas madali ko rin kasing nakukuha itong si rock salt sa palengke. So, doon muna ako nagpo-focus ngayon. And you as a beginner, yes, okay na mag-start tayo kay rock salt kasi doon din naman ako nagsimula before. Ang pinaka-importante lang para hindi tayo mas-stress sa change na ginagawa natin, guys, is really need to increase our salt para sa ating electrolytes. So, para mag-function properly ang ating katawan and hindi tayo mahirapan, i-increase po natin si salt sa ating drinks at sa ating pagkain. So, yun yung mga 4
na things na pinokus ko since I was a beginner until ngayon, guys, na pinapractice ko si low carb for 3 years na din pala. And sharing this ng patuloy dito sa Shay Jella channel. And before we end this video, guys, I would like to say thank you everyone dahil tayo ay almost 800 family na the last time I check, and sobrang thankful and blessed talaga dahil hindi nyo pa rin ako iniiwan sa journey na ito. And I hope to see you more dahil I'm doing my best to do more weekly videos pa na makakatulong sa journey ninyo. And yes, guys, please feel free to like and then comment and subscribe. Yung mga comments ninyo, guys, sobrang laking tulong yon para malaman ko kung ano ba yung mga videos na makakatulong sa inyo na po pwede kong gawin sa mga next na videos natin. And yes, I'm so happy. Thank you sa inyo, guys. So, I hope na yung mga ganitong video ay nakakatulong talaga sa inyo. Feel free to share this video to anyone na nangangailangan, lalo na sa mga girls out there na nahihirapan to improve their PCOS symptoms or yung polycystic ovarian syndrome. So, I appreciate you guys. Salamat sa pagsama dito sa ating video today. Speaking of electrolytes, I'm having my water plus pinch of salt today dahil feeling ko kailangan ko talaga ng more water and electrolytes ngayong araw na to dahil sobrang guilty ako minsan kapag sobrang busy ko talaga. Nakakalimutan ko na yung pag-inom ng water and dagdag kay salt. Pero yun ang hindi talaga natin kailangang makalimutan. So, yes. Ayun na, guys. So, thank you so much, guys. Always remember to always keep going. Bye!